Sa lahat naman nangyari, sa lahat naman ng pagdaanan, hindi lang natin eh. Hindi tayong lahat. Sigurado kong hindi sila ganun kadaling maniwala sa propesiya ni Barang. Mateo, hindi ito magiging katulad ng dati. Hindi tayo papayag. Nasaan si Tatay? Ano nangyayari sa akin? Saan ang tatanong si Marius? Jethro! Nakita ko na marami ang mamamatay. Gustuhin man natin o hindi, kailangan natin kumilos. Gusto yung hindi ko ituloy yung pagbubuntis ko. Leah! Bago hinawakan ni Sir Abraham ang tiyan at Leah, nagsasalita siya laban sa baby. Parang pinaprotekta ng baby ang sarili niya laban kay Sir Abraham eh. Gusto ko makita para sa sarili ko kung sino sinasabi. Kasi yung mga tao. Mads, anong nangyayari? Mads, mas hindi ano ko siyang sabi halimaw sa propesiya, hindi siya yun. Paano mo alam ata, Leah? Dahil ako yung ina. Alam ko, sigurado ako, hindi siya yung anak ko. Hello, Yusek. Leah, kailangan puntahan mo ako. What are they doing to him in there? Kung kankanin nyo ang pahirapan ng ganyan, hahayaan nyo na lang? Nag-e-SPS si Gael laban sa atin. Ginagawa lang ni Mateo ang kailangan niyang gawin para protekta na mas nakararami. Si Gael? Leah! Sino may kagagawa nito? Mga rebelding lobo ba, mga vampira? Walang kahit na sinong taong lobo may kayang gumawa nito. Kahit sila doon, hindi nila kayang gawin to! Hindi ganyan pumatay ang mga vampira. At ang masakit pa nito, marami ng area sa lugar na to ang inatake. Marami ang patay! Mga tao na ang pinupuntira ng mga rebelde. Akala ko ba kaya niyong i-handle ang sitwasyon? I have never seen anything like this! Ilan ang patay? Sige, mag-iit na lang tayo sa bahay. Leah, mag-ingat ka. Alam mo ba kung ang ginawa ng Agnes niya? Ha? Alam mo ba? Tama na! Hindi. Hindi matatapos ang gabi nito hanggat di ka nagsasalita. Naintindihan mo. Ipatawag mo ang gabay. Ipatawag mo ang gabay! Tia. Sa'yo, ha? Tulungan mo ako, Leah. Tulungan mo ako. Ate Sam, hindi naman totoo, di ba? Napatunayan niyo na ba? Hindi si Gael ang espiya. Patawad ulit. Saan ang nangyari sa'yo, ha? Dugo mo ba yan? May mga sugat ka ba? Lucas, sabihin mo sa'kin, ano ba nangyari sa'yo, ha? Hey, I know after everything, wala ko karapatan na lumapit sa'yo. Ikaw na lang pwede kong pagkatiwala. Hey, what's wrong? Look.
Ama! Huwag ka lalapit! Lia, ano ba nangyayari? What's happening? Sorry, pero di mo maintindihan. Pero gusto, umalis ka na! Umalis ka na! Lia, kailangan ko ng tulong mo. Naintindihan mo ba? Gusto, umalis ka na! Huwag mo naman ako ipagtabuyan, Lia. Gusto, umalis ka na. Please, Lia. Lia! Lia! Sa kanya. Tignan mo, Jed, kung ano makikita mo sa kanya. Sige nga, gabay. Pahirapan mo ka ako. Sige. I'm sure you've been waiting for a long time to do this. Matay na naman ang libo. Eh, isa kasi kaya rin lumingin ng kanya. Sorry, Kuya Mateo. Wala pa ako nakakita sa ngayon. We're done, Mateo. Wala na rin tayong makukuha kay Gael. We can do this again, tomorrow. Pasensya ka na kung sinigin mo sumobra ako kay Gael. I admit, you did surprise me. Magmula nang malaman ko magkakaanak na kami ni Lia, aminin ko, mas naging importante sa akin ang maayos ang lahat na to. Si Lucas kanina. Tapos yung baby natin. Hindi ko maintindihan, pero parang pinapalayo niya ako kay Lucas. Tapos iba yung pagtingin ko kay Lucas kanina, parang nakakatakot. At alam ko yung baby natin yung may kagagawa noon, pero hindi ko talaga maintindihan kasi una si Tito Abraham, tapos ngayon naman si Lucas. Bakit niya gagawin yun? Bakit niya gusto yung mangyari? Pagkatapos yung nangyari kay Tito Abra, alam ko masalo ng kakatakutan yung anak natin. Kaya inisip ko, gusto ko makita yung propesiya. Kung ano ba yung gulong sinasabi ng idudulot ng anak natin. Kinausap ko si Jethro.
Sinabi kong gawin niya sa akin kung anong ginawa niya kay Tito Abraham. Iyan ang nakita mo. Nakita ko yung halimaw na sinasabi sa propesiya. Pero Mateo, hindi siya yung anak natin. Sigurado ko doon. Nakita ko sa propesiya yung isang sa mga biktima ng halimaw. Mas parehong-pareho yung mga nangyari sa kanya doon sa mga nakikita ko nangyari doon sa mga patay ngayong gabi. Mateo, paano kung buhay na yung halimaw? Paano kung nasa paligilan pala natin siya? Pumapatay ngayon. Kung totoo yung sinasabi mo ngayon, Leah, isang napakalaking pangalib ang nakaamba sa atin ngayon. Sana hindi totoo. Pero sa ngayon, kailangan mo natin mahanap kung sino pumapatay sa mga tao. Kung sila Magdus Manto o sila Lucille. Kasi sa ganong paraan lang, doon lang natin masisiguro na mali talaga yung nakita ko eh. Sa lahat ng ito, wala ako lagi sa tabi mo. Basta din yung dalawa ng anak natin. Teo, kahit wala ka naman sa tabi ko, sa tabi namin, naprotekta mo pa rin naman kami. Ginagawa mong ligtas yung mundong kagigis na ng anak mo. Anak, may gusto ka pang sabihin sa akin, ha? Bakit mo ako pinapaliw sa Tito Lucas mo? Hindi natin siya kaaway, anak. Gaya na hindi natin kaaway sa Tito Abraham mo. Iniisip nila, anak, na mapanganib ka eh. Pero alam ko naman na may dahilan kung ba't mo ginagawa yun, di ba? Kailangan mo lang ipaintindi kay Mommy. Anak? 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 Bago ito mangyari sa daddy mo, sinasabi niya kay Leah na hindi dapat maipanganak ang anak namin. Yun na rin ba ang tingin mo ngayon? Alam ko kung anong iniisip mo, Mateo. Pero hindi namin magagawang ituring nakaaway ang bata. We can never hurt your child, Mateo. Masyado namin mahal si Leah para hayaang maulit yung mga nangyari noon. Na magkakawatak-watak tayong lahat dahil sa isang propesya.
We don't understand this completely. Pero aayusin natin to. Salamat. Dalawampu't dalawang patay, wakwak ang mga katawan. Ang tingin ng mga taong lobo, tayong may gawa. Nakagrupo nila lo silang may gawa. May ibang mga lobo na ganyan kung sumalaki sa mga tao. Hindi imposibleng sila ang pumatay sa mga yun. Sa tingin mo ba tamang sinasabi ni Rafael Magnus? Bayaan mo silang magkagulo. Mas maganda yun para magawa natin yung mga sarili nating plano. Ngayon ano? Babalik na naman tayo sa isang serial killer? Mas malala ngayon kasi wakwak ang katawan ng mga binibiktima niya. Tulad na lang sa nangyari doon sa bundok sa mga hikers nung isang araw. Sinasabi ko naman sa inyo eh. Mga totoong vampira ang may gawa niyan. Sino dude? Sinasabi mong kamuha ng Samantha Imperial? Sinasabi mo bang isang socialite ang gagawa nito? Hindi lang siya. Siguradong marami sila. Pero pag mahanap ko lang kung nasaan yan si Samantha Imperial, kakaroon din ng linaw ang lahat ng pangyayari ito. Bakit nila naisip na tayo ang gumawa ng bagay na yan? Ayon sa impormasyon ko, madam, ang mga wayan na nagsasabi na kung hindi ang mga vampira, tayo ang gumawa nun para takutin ang mga tao. Ang mga vampira may gawa niyan. Iniba nila ang paraan ng pagpaslang para lituhin ang mga wayan. May nasagap din ako impormasyon, madam, na nanggaling si Leah sa doktor na kaibigan ni Wayang Abraham. Buntis si Leah. Wala akong ibang pampupuntahan. Why are you doing this? Dahil natatakot ako na baka kung ano gawin sa inyo nila, Kuya Mateo. Sa pa, hindi ko kaya nakikita nung nasasaktan ka. Kung ganun, Olive, sumama ka na sa akin. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng iwan sila, Ate Sam, sina Chang, si Jet. At isa pa, natatakot ako kay Magnus. When the right time comes, I'm coming back for you. Magnus, bakit ba natin gagawin to? Masyado itong mapanganib. Melda, hindi mo ba alam kung anong klaseng kapangyarihan ang pwede natin makuha kapag nakuha natin ang isa o dalawa sa kanila? Kapag nangyari yun, ang ibang leader naman ng iba't ibang bansa sa buong mundo ang tatargetin natin. At kapag nagtagumpay tayo sa plano natin, hindi imposible na pamunuan natin ang buong mundo. Olive, asan si Gael? Hindi mo ba alam kung anong gagawin sa'yo ni Kuya Mateo kapag nalaman na ikaw ang nagpakawala sa kanya? Sinabi ni Ate Sam na pakawalan ko siya, Jethro, para masundan niya si Gael papunta kay na Magnus. Sorry, akala ko
Kala ko trinidal mo na kami. Na pinili mo siya. Nakikiusap ako. Huwag na kayo umalis dito. Why not? Tinorture niyo na si Gael. Trinidor niyo kami. And now that Gael has escaped, at alam na naming buhay si Pinunong Magnus, wala na kaming dahilan para manatili dito. Huwag ninyong itapon lahat ng pinaghirapan ninyo. Nasasanay na kayo sa dugo ng hayop, sa tahimik na pamumuhay. Huwag na kayong bumalik kay Magnus. Get out of our way kung ayaw niyo magkagulo dito. Hayaan niyo na sila. Dito mo ba nasundan sila, Gael? Huwag dito nagtatago sila, tatay. Sigurado ka bang wala kang sinabi kina Mateo? Ang sabi ko, wala. They tortured me, but I kept my mouth shut. Eh, kay Olive. I just told her I'd come back for her when this is all over. Lulusob-lusob ka, pero mananatili ka rito sa labas. Bakit, Samantha? Takot ka na ba na mapahira ng dugo ang mga kamay mo ng kalahi mo? Sorpresa ka ba, anak mo? Salamat sa kaibigan mo. Si Lucas. Si Lucas ang nagpalaya sa akin. Ang kaibigan mo, Angal. Si Lucas?